kasi to provided for a separation between the church and the state. Aimed at delineating the boundaries between these two institutions. Ultimately, to avoid encroachment by one against one. Ultimately, to avoid encroachment by one against them. What can I get for you today? Yung dark mocha na hot. Anong size? Yung grande. Grande size? French butter. Sorry po, dark mocha cappuccino? Hot. Or cafe mocha? Cafe mocha. Ah, sorry. Cafe mocha. Cafe mocha ba, sir? Cafe mocha hot. Okay, grande size po, no? Grande size. Alright, anything else? At saka iced cafe mocha naman. 20 size. Yes. 20 size na lang. 20, without cream and non-fat milk. Sure. Tapos, anything else? Croissant. French butter croissant. At saka French butter croissant milk. Iwawarm po? Oo, na may strawberry. Yes, na may strawberry, Jam. Jam, yes. Anything else to add? Yun lang. Alright, let me just verify orders. You have a Grand Hot Cafe Mocha. A nice venti, non-fat no whip, cafe mocha, and then one French butter croissant. Are those correct? Yes, sir. For your total, that is ₱150 for 2 cents. Right. Ah, kapag mainit, hindi na siya dark mocha. Cafe mocha. Ano ba? Dapat meron. Ganun. Ano gusto mo? Huh? Yun ang gusto mo. Ano? Dapat meron. Ganun? Ganun ba? Ito? Ano ba ikaw? Hindi naman ikaw? Sabi mo, yun ang gusto mo. Dapat meron. Ah, yun ang gusto ko, so dapat meron. Ayun ko, yun ang gusto ko, dapat meron. Oh, sayo ka na. Ano yun? Pag-ganit ka na naman. Kala mo si ikaw eh. Hindi. Strict separation means strict neutrality. In this approach, the courts will utilizing this approach, benevolent to neutrality or accommodation. In utilizing the benevolent neutrality or accommodation, the courts will strive to accommodate the
the courts will strive to accommodate religious beliefs and practices. When it can, within the within the flexible limits of the Constitution. The courts will accommodate. The courts will strive to accommodate religious beliefs and practices within the limits of the Constitution. Ano yung may tatlong the three main parts contemplated in Section 5 Article 3 of the Constitution are the non-establishment clause, the freedom of exercise clause, the free exercise clause, and the no religious test clause, non-establishment clause, free exercise clause, and the no religious test clause. With respect to the non-establishment clause, the test to determine whether there is no violation of establishment clause, the Lemon test is used. This test provides for the following: contested or questioned statute has a secular legislative purpose. The principal or primary effect is one that neither. Non-establishment clause, Lemon test. Free exercise clause. One moment lang, sir. Gather ko yung order. Clear and present danger rule. Consensus objector test. Charged with murder. On positive news from Nigeria, men who abducted dozens of train passengers in March have freed hostages and a pregnant woman. Protest lawyers only.
objecting. Consensuous objection. Object. Consensuous. Consensus. Consensus. Consensus objector test. And compelling state interest test. Na dapat emanatili yung ating demokrasya. Diba? At
nakibat ng demokrasya, hindi lang yung demokrasya na rule of the majority, kasi nangyaring eleksyon, demokrasya naman yun eh, rule of the majority. Pero yung demokrasya na rule of the majority, but we secure the rights of the people. Diba? So, siyempre, may ganun messaging. At yun ay kinikilingan ng mga artists, kasi ang mga artists, illustrators, ang mga social scientists, marami sa kanila, ay for freedom of expression. Ngayon, bakit ngayon niya i-release sa mga libro na yan? Di ba may ilalunch sila na anti-martial law books? Ganon? Ang konteksto mo ay pag-uupon ay hindi mo na matututuhan yung mga pagkakamali mo. Uulitin mo na naman yan sa susunod na relasyon mo. Ang isang tao na nagmamature ay dapat na natututo sa kanyang past mistakes para kapag meron na siyang susunod na relasyon, mas okay na siyang mag-ano. Para mas maging mapanuri at mapanglaho. Hindi totoo din yun. Hindi dapat tayo nagtuturo ng galit. Yung sobrang galit. Diba na nanatayin ka lang dahil sa nakarahan. Alam mo, naisip ko. Para may matutuhan tayo para sa kinabuhan. Yung democracy, diba? Democratic form of government. Akala ng mga tao, kalimutan ko sa mga Marcos. Ako ay sinulat ko yung aking master's thesis tungkol sa legacy ni Imelda Marcos ko sa Metro Manila. Of course, I tried to be objective there. Nakita ko rin kung saan siya nagkamali. Nakita ko rin kung ano yung mga achievements niya. At napakagandang tingin. Ano, naalala mo, pag in-analyze mo, saan ba galing itong democratic form of government? Sa Greeks, di ba? So, paano mo sasabihin na yung populace ng Greece, yung citizenry niya. Mga ano yun eh. Mga intellectuals talaga, di ba? Bata pa lang sila. Yung upbringing nila, cerebral na. Matatalino na sila. Ngayon, pag ginamit mo yung ganong form of government sa isang... Tsaka hindi sila ano, hindi sila... Gusto niya rin nakakapagsalita kayo at masasabi. Hindi sila ano, hindi sila country na ano, na colony. Hindi sila mga gagaya natin, yung pinagmulan natin, di ba, na tagasunod lang. Hindi thinker. Sila thinker sila. Ang democratic form of government, kailangan thinker yung citizen. Kasi ang nagrurule yung rule of majority. So, paano magkakaroon ng magandang kalidad? Yung decision na pinili ng majority. Kung yung mga pumili ay talagang nagdaan ng madali ng pagpupa siya. Eh, hindi nga eh. Diba? I mean, I for all we know, totoo naman na talagang inupunin na talaga si BBA for whatever reason. Pero you cannot, ano, parang yun yung hindi naiintindihan nung mga nagsusupport siguro kay Lenny or yung mga, kunyari, mga nire-regard nila yung sarili nila as
magulang na meron ng kopya na nakabili na nito mga librong ito o yung mga intellectual nila at oh, matalino sila compared hindi, sa mga sa majority kopya, pwede nang basahan ng mga ganitong libro yung mga parang ba, hindi talaga masyado, okay yung democracy mo ako na sa Philippines sitwasyon ng bansa paano kaya ng magulang yun or baka nga mas okay yung federal kasi yung federal maliliit eh maliliit siya na estado diba alam mo yun nang medyo may pag-asa naman ng konti na may chance pa mabago ang sistema oo mas maano yung corruption pero yung central corruption sa central government mawawala eh yung corruption na talagang ano ng sentro si presidente. Mawawala yun kasi malilipat eh. Ngayon, limbawa, may mahina na ano, may mahina na estado. Eh di gagawa ka ng paraan para palakasin siya. Kasi papayag ka ba na mahirap kayo, di ba? Mas yung accountability, mas madali mo masingil kung maliliit. Kasi maliit lang din naman yung Pilipinas, hindi naman yung kagaya ng US, di ba? Pero maganda daw yung nagawa na draft nila nung panahon ni ano ni GMA sa federalism. Tingin ko ah, tingin ko. Pwedeng basahin mo yan sana po. Pero sa payan mas maganda nga yun. Na may pag-asa. Kasi hindi lang naman yan ang babasahin mo. Diba? Marami kang pwedeng basahin sa aklat na daan na marangat sa iba pang mga aklat pambata mo si Anti-Publishing, no, lang para if you learn from the lessons of we can learn from the lessons of Singapore. Tignan mo yung Singapore, mga incapacitated sila before, di ba? Maliit lang sila. Kaya nga, pero bakit sila ganun ka-progressive? Kasi nahihiran silang strong leader na sinabi kung ano yung dapat gawin. May nag-isip for them. Manageable? Aside, yun na nga, kahit sabi mo manageable, kung wala ka namang plano, wala kang development na naiisip para doon, eh ano lang kayo? Diba? Eh, pero ang galing kasi ni Lee Kuan Yew. Okay. Matalino siya. Lamang na sila ang pinakamahina. Eh, yun kung magkakaroon ka ng ganong kagaling na leader. Hindi kayang mag-isip ng citizen, pero meron kang strong mind leader. Alam din nilang para sa lahat ng kagayan. At meron even Japan. Even Japan, maliit lang yung Japan. Kulang sila sa ano. Lagi silang nabubuyabog ng mga earthquake and all. Tanungan pa sila sa gera. Pero tingnan mo, hindi rin democratic government. Pero again, babalik ako dito. Hindi naman kasi sila yung mentality nila hindi kasi ano, hindi kasi mahirap. Bata pa lang sila. Diba? Warrior sila eh. Eh tayo, hindi tayo ganun eh. Parang pinapalaki tayo para turuan kung paano lang kumain. Paano magkaroon ng magandang trabaho para makakain. Ganun lang mag-isip. Nakakalangkot. Tapos ginamit yun, yung mga politicians sa bansa natin. Ginawang daan yun para mayangat na yung buhay nila, yung sarili nilang buhay. Kaya tama talaga rin yung federalism. Ako, I'm all for that. Tinig, yung mas kakaunti. Eh, ang mas, mas maraming tinig, yung mas marami. Mas malakas ang tinig. Yun lang po ang hindi ginagamit ng iba. O kaya naman po, na-influence. Tsaka, limbawa, yan. O, sige, si BBM yung presidente. Pag nabalitan yung form of government, o di mawawala na lahat yung kaartehan na dictator, ganyan. Sa totoo lang, siguro baka hindi lang, well, kung nabasa nila, baka nga natakot sila doon sa tunggayan na mga uwi. Pero
Pero hindi lang naman komunismo ang natutuo niyan eh. Mm-hmm. Diba? Ang demokrasya ay nagsasabi sa atin na dapat na hindi tayo ganyan. Diba? Totoong may mayaman, may ayaman dahil hindi pa sila, may mahirap, may mas masipag. Pero kahit na gano'n, may mga karapatan tayo na take as ano, equal like voting, diba? May demokrasya and all of that. But we also must use it responsibly. Dahil dito pinapakita na yung mga uri, ilang sa mga nasa uring mayayaman, hindi ginagamit responsibly yung kanilang mga nakuha na karapatan at perks sa lipunan. So, yun lang naman yung ano, so, kung yan lang naman ang leksyon, huwag ka namang matakot. No? At ikaw, gawin mo yung tama dapat upang ang pamahalaan ay makatukod para hindi lalong mag-rebelde yung mga tao. Sige po, salamat na marami, Professor. Ano, sige pong panahon na binigay sa atin. Simula ko lamang na ating pumulayan para po sa edukasyon ng ating mga kapatid sa ating pagkakasaya. Mabuhay po, Professor. Mabuhay po tayo and God bless you. Parang kapag si social. Si Dean. Salamat po na marami sa inyo, Professor. Siya. Mga kapatid, ito lang po, no? Kasi nga, ikat po kanila, baka po kami pa ang iba, na ito po ang nag-resulta po ng ating halalan ngayon. Diba? Sabi nga ho sa aklat, nais nilang manatiling kaunti upang sila-sila lamang ang maghati sa yaman. True yun, no? Which is actually true. Ito ang nangyayari sa ating lipunan ngayon, sa ating bansa ngayon. Pag-asa. Kung iilan lang po sila, tapos ang marami po, ay parang sunod-sunuran. Laksan pa na sila. May hawak sa lahat. Nandito rin po sa aklat. Inilalagay nila sa kapangyarihan ang mga ito o tinatanggal ayon sa kanilang pinangalanan. Pag si Senator pa yan si Vico. Nang sa kayo'n ay patuloy kapaltan silang mga masalana. Ito rin po, 1977-78 na aklat sa Barcelona na sinabi po sa wikang Pilipino. So sa akin po lamang, Chacha, is kayo. Nasa inyong henerasyon na ngayon. Kasi we failed. Ang aming henerasyon, we failed to educate our people. Perhaps kulang po. Kaya ngayon, ito na yung namamayan pa. Kaya wala na akong siguro yung pong fish vendor na nanalo po sa eleksyon bilang alcalde. That's an exemption than the rule. Next election po, tatalunin na yan. Kasi paghahandaan na siya ng kanyang kinalaban, baka po naging masyado ang kinalaban. Ganun po sa akin. Di po ba lalo namamayan pa ang mga mayayaman na angkan ng politiko sa provision ko ng ating pong papas sa ating pong pangasiwaan sa ating pamahalaan. At ito ko nga po ay aming pinag-iisipan kung ating pang dapat mang palalimin sa ating think about it tomorrow. Pero ngayon pa lang po, please think about this. Example po lamang, gobernador si anak, vice governor si nanay. Ngayon, o mawalan na lang po sa Pampanga, sino ba ang gobernador? Ay, si Dennis Pineda. Para may isa ma-implement. Eh kaso, wala namang enough number na
nila yung papa. Kaya ano pa mismong dinastiya sa mundo? Ano na ang mangyayari sa atin dito? Kaya po itong laman ng aklat na ito ay nagtuturo sa mga bata ano ho, ng realidad sa buhay natin. Eh, paano mo ituturuan yan? Ang lalim kasi nung problema. Hindi mamumulat sa yung illiteracy rate, illiteracy rate sa Pilipinas, napakataas. O sa paano mo ituturo yan? Ilan lang ba yung literate? Hindi po ba? Lalo na ho, kapag ang galaw mo sa mundo, ibabaw ay patas. Ito mga to, hindi patas ang galaw eh. O, tingnan mo nga yung sila, ano? Sila Tita Gemma, yung pamilya niya. John, John, nanay niya, tatay niya. Oh, ilang household na yun. And you're, if you're illiterate, ano ka, how do you expect na mag-iisip ka lang? Trolls. Kung iisipin mo na mas malaliman, bakit ka tumapayag sa kanyang uri ng trabaho? Dahil sa kahirapan, dahil sa kagalan, dahil na nabayaran ka, alam mo sa trabaho. Pagbantay ka sa social media at tumukul ka ng mga maangang salita para magalit yung gusto mong tukukin, gusto mong i-bash. Pero isipin mo, ba't mo kinakailangan gawin ang ganong uri ng trabaho? Eh, gutom. Dahil sa ibinabayad sa iyo. Dahil, gutom eh. Isa ka doon sa uring panlipunan na binabanggit dito. Either hindi kasi gutom. Sa ibaba o nasa ibang trabaho. Pero hindi ka tataas. So sa ginagawa mong pwede yan, mo bang sabihin yan sa isang tao? Sa gutom. Na, at ikaw ay nagulog mo sa trabaho. Iyong uring diba? Panlipunan na kinabibilang. Survival eh. Gets mo? Wala akong pagka sa prinsipyo kung hindi ako makakain. Ikaw na troll ngayon. Pagka ka mga palit, sila ng trabaho. Eh, gutom nga! Ted! Eh, kasi, sayang yung bayan. Eh, kasi, kailangan yun ang pera. Eh, kasi, may pagkakasama ng trabaho. O, eh, para maganda rin naman na may naririnig ko na ganyan para nakaka-question mo. Pero, hindi mo dahil yung buhay yung mas mataas eh. Ano kung mabuhay yung kaya? So dahil doon, ginagawa mo malamang so ang ano, ang alam mo, pero tama siya. Ang solution na lang talaga dito, yung next generation. Hindi mo na matuturuan yung mga tao na magkaroon ng prinsipyo kung gutom sila. Alas 7:47. Sino pa maraming yan? Mismisa po tayo. Hindi, syempre, kung nag-raise ka ng good leaders, parang beacon yun eh. So, naman, gagawin din yung BBM. Papakainin din yung mga mahihirap. Oo, subsidy. Ganun-ganun lang din yung... Kaso, ang problema niyan, so, kaya galit... Matutuwa niya may mga taong... Yun na nga, ang mahirap dun, alam ko ano mangyayari. Wala talagang pera at taas ng utang dahil sa pandemic. Wala siyang choice kundi itaas yung tax. Kasi ano naman mag-aano nun, tayong middle class. O yung middle class na nag-iisip, o di magagalit naman yung mga yan. Hindi ba nangyayabang sa 40s? Yung mga mahihirap nga, eh saan kinukuha yun sa atin? Tanggalin na yun. Eh yun yung boto. Mga ba? Yun yung boto, yun yung majority. Diba? Ang hirap eh.
talaga buhagin na yung central government. Dapat nang gawing federal yan. At kaya din yung concentration dito. Kasi walang trabaho din, diba sabi ni Ate Envy? Makukuhay ka kasi yung pagkain pa yung pananim. Pero ano, ginabag yung mga professional squatters. Sa Manila, meron sila. Yung city, meron din. Sa Manila, meron. Quezon City, meron din. Wow.
Sigurado na daw si sir. I think playing a song that gave me the answer for the question, tonight, preparing that piece or anything, I made peace with Jenny dating G-Dragon. Oh, sorry, you guys are on Starbucks. No, you're not kidding me there. Yeah. I can take the break now, but walang commercials. Like, it's just these songs. What the hell is the point of that? I don't know. I just want to say... Why are you wearing a mask? Because Back in there. I'm so confused. Now the computer's cleaning up itself. Okay, let it. Alright, anyway, welcome to the show still. We're still taking a break here, but we have technical issues. The show will go on. It is near 8 o'clock here again on this Monday. We hope you guys had a really good weekend. One of the main things in the news here, of course, is our VP to be Sarah D. Is going to be, what's it now, new Ed, what's the title? Secretary? Yes, Education. Of Education. Yeah, Education. And we're hearing numbers of, if you're a student right now, it might be terrifying when you hear things like K to 14. Yep. As a reality. Those 2 years, though, being, is it mandatory military service? Yes. Very much a degree, I think. Very much a degree. Yeah. 2 years of ROTC. Whoa. Yeah. So I wanted to ask you guys, and this is not to knock the Vice President. This is not an anti-VP topic. We'll have plenty of those throughout the year. So, my question is, how many years of schooling do you think is necessary to prepare you for the real world? Now, a lot of that is... Yeah, I guess so. Okay. So, it is now as optional as ever.
How many years? How many years? You know, I think it's a hard question to answer because the disparity between like public and private schools, it's so big. So I mean, like maybe for private, like 10 was okay. That's, I mean, fine, lots yeah. of lots of generations have gone through 10 years of school and they're fine. But like lots of public school graduated people don't do, you know, like as well. It only took a week for you to say the most elitist thing I've heard in a while. Two episodes in. Three for you to be hated so much by the listening public. That's pretty good. Oh yeah. Hindi na. Dora na one lang eh. Dora, I think kani or mga two. Dora's great first impression and second time Dora was here. Doesn't he have a point, though? You got a point. How do you articulate that point where it's not like, hey, Jorge, we gotta go for four years? Well, I think I'm not saying, like, do four more years. Mine is keep 12, but make sure, like, it's a good 12. No, because you're truly creating a divide between the economic class. You did. If you have, you get to do this. If you don't have, sorry, yeah. You know, 700 more good days. So you should abolish private schools. Everyone goes to public then. No. The solution to this, not to get too political, but this is a bill that I've proposed during my sentence. That if you were going to run for any form of public office, anything, goddammit, I don't care. Your children, by law, have to end public schools. That's my law that many of you listening to the show you're very familiar with. Wow. That doesn't answer our question. How many years of schooling? Okay, so we're talking high school, though. Are you talking 10, 14, or the high school? Is that what you're? What, how do you want us to answer? I'm still formulating. Because if I were in charge, so say BBM says Mo, you know, Sarah, move over a bit. Mo's taking over. And I walk in, and we'll take your calls in a sec, guys. Hang in there. I would make college mandatory. Because then it's free. And yeah, of course, it has to be free. Mandatory, so we can kind of level up our, which we're already, I believe, a smart population, like education wise. And I would really kind of enhance that. I would make college mandatory so I can lower the amount of time in high school. You have to be every teammate that you have to be. So 10 in the high school, then the 4 in college. Right, so I can go 10 in high school if I tack on that 4 as mandatory. Okay. Yes, yeah, fair. Okay. But that's so idealistic. Like free college. College education. Yeah, I have free college. Yeah. For everyone, though. There is free college, no matter, right? Isn't there? Aren't there free? Yeah, there's free. Yeah, you can use it. Generally free. Yeah. And there are others. Pesos. Yeah, there are others that are generally free, quote unquote. And there's always going to be the private option. But it has to be. But if everybody has to go, I'm going to go 14, including college. What age does that put you out, though? 22. Okay, I'm fine with that. Yeah, okay, there you go. 14, college included, mandatory. Okay, 10 ka lang. Basta, college mandatory. Exactly. Yeah. Okay, that's a great answer. I was always with 10. Yeah, we're fine. So we have calls. We have a bunch of calls. 863-10-899. What's, you know, BBM says move on. Move over, stank. God. Next caller is going to be our Dep Ed head. And that's you, caller on the show right now. Good morning. Morning. Hindi yata pwede. Hello? Hi. College mandatory. Hello? Unconstitutional yata. Basic lang yata. This is you. It is you. Or even broke the air. Kasi... It's so hot in the room. It's so hot. Hindi kaya. Currently giving the technician in the room COVID right now. even the main board is done. Oh, damn. Oh, wild. Hindi
mandatory yung college. I can see, look at the screen, Doris. Masyadong mahal. For the government. You know how hard it worked for me to get this and then you're just gonna shit on it the way you do, Lauren. Everything's just blinking yellow. Alright, I gotta get out of this log here. Yeah, you get it. Yeah, I can think of one thank you.
Ralph na napuruhan ng boss. Kay Susie na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. 60 seconds of top news story. This is BBC Minute. All of the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sports. It's unbelievable. This is crazy. They might be playing a cup final there this year. All the latest trends. Viral tweet time. It's really catchy, too. To see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Manila's alternative, Jam 88.3. I'm Andrea. And Alex signing in with your BBC Minute. Transverse and BTS are top global one, and it's all thanks to the 2022 Billboard Music Awards. Yep, the main event still hasn't kicked off. But they've already won three awards. That's Kangaroo, Top Song Sales, and Top Selling Song. Congrats. Next, news just in from Somalia. The country's former leader, Hassan Sheikh Mohammed, has been elected president. To the US, police in the city of Buffalo have given an update on the mass shooting at a supermarket that left at least 10 people dead. They've confirmed it will be investigated as a hate crime. Most of the victims were black. This is interesting. Saudi Arabia has launched a major drive to boost coffee production and make it a top international brand. It's in a bid to reduce the kingdom's dependence on oil. And you might want to look up to the sky tonight. Yep, the first and only total lunar eclipse of the year is happening. North and South America will be the last view of the blood moon. But Africa, Europe, and the Middle East will get some good partial views too. 2159G. Yeah, that will be minutes. The city's new music alternative. Jam 88.3. Kabilang sa mga barangay na makararanas sa kanila, agad sa pansamantalang kawalan ng supply ng tubig ay sa bahagi ng Bondo,
Mondo, Sahalo, Kako, at iba pa. Kinakayuhan naman ang Manila LTE at Manila ng mga consumer na mag-indak ng sapat na tubig. Mayroon ding mobile water tankers na naka-standby o handak para magpalang tubig sa mga residente kung kinakailangan. Para naman sa kompletong listahan ng mga barangay na apektado, maaaring bisitahin ang social media pages ng Manila PIO at Manila. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B! Oo, dalawang pamakalin sa Amerika ang pangalit. Dulo-dulo. Yung isa sa Buffalo, yung po sa state. Oo, provincia yun. Yung provincia yun. Yung state na UB ng Dallas. Sa Buffalo na yun, 10 ang patay. Samantalang sa Los Angeles, California, Orange County, mga kapuso, meron isang patay, sa kanyang nasa katulog. Siyang gamit nila sa mga manok ng chips to go. Dito na tayo sa healthy, masarap pa na chips to go, mga kapuso. Laki sa alaga, hindi sa damo. Oras, alas 8, 17 at 30 segundos, radyo na ang TV pa, kertasiyan na disiplina pa. DC Money, number 1 sa Mega Man. Nag-init na naman, kaya gawin natin ang ating parte bilang responsabling mamayan para makapagtipid ng tubig. Ayusin ang mga sirang tubo at gripo. Iulat agad kung may naga sa inyong lugar. Huwag hayaang nakabukas ang gripo habang nagsisipilyo. Turuan ang mga bata na gusto ng pagsasara ng gripo. Pagmaligo ng patagal, gumamit ng timba at nabo imbis na mag-shower. Pinambanlaw ng labata, gamitin panlinis ng banyo at pangbuo sa inumuro. Ang pinagugasan ng prutas at gulay, i-recycle at ipagdilig sa halaman. Magdilig ng halaman sa umaga o hapon at hindi sa tanghaling tapat. Gumamit ng timba, abo at pasahan sa paglilinis ng sasakyan. Water dipping tips, ngayong tag-inip. Woman hood is feeling powerful when you want to.
gentle when you have to. That's why there's Lactacid. Formulated to powerfully clean your femme zone and be gentle on your skin. Lactacid. Mga kapuso, kayo ba ay naiibig? Okay, so we're on our way home, so it's the traffic. It's already 8:20. 1 hour and 8 minutes on the road. Good luck. So usually when we get off this street, traffic flow would be smooth up until possible Quezon City, Quezon Avenue area. Hopefully, no more traffic at this point. The next traffic would be in the rectal area, but it's very manageable. It's let us know.
Pasahero yung babies at that side, so medyo may kabagahan dito. You can see that the POJ on this right side yung kita yun ang pasahero, kaya may slight traffic. Tapos yung nasa arman ko, yeah, and then dito the next traffic light, there are a group of people who will clean your window last for money. So tip there is not to give money, ignore them or say them, say no to them para hindi masayang efforts nila. Here, ito lang naman yung medyo traffic overall. Madaming problema rito because it's a bit much safer, pretty straightforward. Ayos naman yung traffic lights, but it should be smooth. I can see green now. Still not moving. Baka may kakaiba. WH construction on my land side, that's why. So at that area, if you are to pag natapat ka doon, if you are to stay on that major transit, there are those people who will clean your arc shield and last for a month. I don't know kung hindi naman sa part din or on the other part, or since maaga pa, wala pa. And if not here, then it's on the other side, the next traffic light. So again, here it's a traffic light that's causing the stop down, but overall it's, again, like I always say, it's tolerable. So it's turned green now. Hindi tumutulog, hindi ko lang
So, let me check in case I would die. So dito ganito lang naman, but it's a moving traffic, so okay lang siguro. So watch out on the right side and the left side if you're in the middle. Medyo maraming sumisingit-singit dyan, private, the POJs, like this one. So mga ganyan, biyang na lang sa head. Alam is for my company na ulo. Just learn how to give, express, understanding. Lang, if you're driving here in Manila, watch out for those vehicles. UV Express and POJs. So those are very aggressive, especially in this area. So this area connects Manila to QC. When you go to the Little Rotonda, medyo ano ba to? Medyo ano, ilang disiplina lang siguro. Medyo ingat lang sa pagda-drive. To stay safe, stay in the middle. But with too much precaution because you have to look for your left and right. Okay. So aside from that, the QC part, there are deep bumpy roads. So look at this, so we have to adjust. So medyo may isang tabi tayo. Very intolerable yung nakaka-visit siya. But wala pa na magagawa. Bus shit. So railroad crossing. Okay naman dito. But when the car gets class, so medyo mahirap na lang yung road. Medyo mahirap yung traffic dito, but I don't know, let's see. Kahit yung sundo pa si Isis. Pag may class na siya. Doon pa after ng So pag medyo yellow, then pwede ka pang umabanti. Banti mo na, pero may timing na rin. So we are now here at Rotonda. So we are now entering QC. So this is the boundary between UC and Manila. So dito medyo scramble yung mga sakyan because there are vehicles going straight, like the taxi over there. Kung makikita nyo the car in front of me, yun kasi madami kasing likuan dyan. So medyo ganun nangyayari. So katulad ito, yung kaliwa ko siya, bigil siya. And as for me, dediretso ko. So here, you have to stay in this middle lane because medyo malalim yun ano eh. Lubak dito eh, sa kanan, you know. Yun. Nakita nyo yung car in front of me, medyo ano siya, nalubak siya, lalim eh. So QC na to, so we have to watch out for the U-turns, but overall ayun lang, straightforward lang din naman to. So tolerable for me, siguro nasanay na rin.
first timers, ingat lang din, you just have to stay in the middle with precautions kasi aggressive cars dito, both private and public. I don't know how, pero I don't know why, pero ganun kasi yung sakit mostly. So this type of moving traffic is or papuntang QC Circle. And dito, yun nga, dahil may mga U-turns na ganyan, yun, pag nasa kaliwa ka, ay yun iwasan mo. Mga U-turns, biglaan mga U-turn. Kasing malagi din. Pero, itigil ka lang naman din. So, best lane is to stay in the middle. Dito pa rin naman yung kailangan. So, 24 minutes. Malapit na tayo. So, compared to sobrang malapit na ito. Kasi, sabong magbant. So, we're going underpass now. So, the meter. So, again, it's normal. It's that was moving vehicles is normal. So, papunta tayo ng Quezon City na main proper. Anyway, it's proper din. I mean, malapit na tayo sa electrical road. So, again, stoppage will be mostly the traffic lights and the U-turns. So, may barricade kasi dun eh. Paglagpas na. So, medyo malaki yung U-turn nung sa may parking na pa U-turn. So, medyo nakakongest yung mga nasa left side ko. Siyempre, mag-merge dito sa gitna. So, kung first time kang nag-drive dito, medyo magulat ka. Talaga titigil ka. So, pababa na ito. Medyo hindi ka labahin. May ganitong traffic. Magkakaroon ng imbudo siguro dahil yung mga cars dun sa right, katolito, their BUVs and UJs. Ayun pala, ito na pala yung so dito, that's why. So sa lane ko, medyo magkakaroon yung mga sakit. May motor, may private car, may jeep, may BUV, may taxi. So they're merging to go down to this underpass. And ayun, that's why may ginagawa ulit sa kaliwa. So ibudo, ibudo. But lagpo sa buto, it's in there, bilis na. So yeah, it's my experience. I first drive a Mitsubishi Lancer manual. So during my days as a driving car, I had two major accidents. One is biglang U-turn ko na mali ang nagawa ko. And nabangga ako ng motor. Secondly, nakatulog ako sa EDSA. Yun, boom. Nabangga ang harapan. So, yun. Yun yung mga major incidents nung nga sa then, ayun yung sabi ko pala. So,
So usually the traffic cars medyo nagulo-gulo. Pero sa akin medyo nagulo-gulo siya. So we are in Delta. There are major intersections here. Fisherman. So ito medyo hindi ko alam saan nga mag-stay eh. So best ano na lang siguro. Yan kung nasa harapan ko, nasa nagra-ride siya, pero hindi siya nagra-ride. So ito yung U-turn, pero we're going straight. So, katuloy yung sinasabi ko kanina, I had two major accidents. Student pa. Pero after that, medyo, ano pa rin, kasi before, medyo mabilis siya magpatakbo. Pero, after committing those accidents, talagang, bigayin, defensive driver. Pero, syempre, hindi mo pa rin maiwasan yung mga kalkulado minsan. Cars na hindi ako kay ipapano medyo may mga gas ito ating bangga pero okay naman matuto naman ako so far itong car nito it's been with me since 2018 and I'm happy to say na wala naman accidents so ayun siguro yung ano kay if you're a defensive driver cool lang medyo medyo matagal yung ano mo, destination mo pero hindi ka naman nagmamadali no? Pasok ka pa rin doon sa oras mo especially when I was working from QC to ayun pa pala no? When I was driving a CRV hindi na yung side driving may CRV yun, nabangga din ako pero minor lang yun so miscalculation yata yun sa part ko nagwalitin ako noon eh expected lang pero since then yun, okay naman yung driving ko kasi talagang mabagal ang magmaneho especially when I became an Uber driver medyo alalay lang ako sa manibela the problem is medyo ano lang matagal lang din yung ETA ko doon sa mga pasahero pero ngayon naman, nakakapagod. It's a good experience actually when it's driving. So right now, after that, I went back to work in IT settings. IT company. Okay naman yung pag-drive ko nun. No major incidents. So, yun. Happy naman. So basta depressive driving lang. So, alay lang sa nubela. You don't have to drive fast. So, dito, I usually stay in the middle. Pero maluwag kasi sa kaliwa eh. So, siguro after itong white band ko, ligit na ako. Kasi, inong, for me, pag sa, dito sa QC, gitna ka lang. Kasi, ayan, may katuloy sa kaliwa, may mga nag-u-turn. So, talagang kurasado ang tumigil dyan. At sa kanan naman, may overtake sa'yo. And, pag kumanan ka, so, medyo alanganin na babalik ko yung sa kanan. Pero for me, if you want to have a safe driving, so dito ka lang safe na. Medyo alala lang sa manibela at saka sa brakes sa gas. Pero back to roads. Medyo mag-back. Okay. So yun. So maraming tayo sa underpass ulit. Papuntang
okay lang at this time. Ewan ko nung medyo ano pa rin. They're sa super lane sa Commonwealth. Talagang na-stop tayo. For quite some time, depende. Paano yung mabutan natin. Pero, based on experience, it will take yung sometimes na start pa lang ng super lane. Sakto, kapas na mag-move na yun yung turn natin. So, yun. So, as you can see, no, 33 minutes pa lang tayo compared to one hour driving from house to office. Siguro tumagal din yung pag-stay namin kasi tumawa kami. So, one hour naikit pa yata yun. Hindi na kasi namin. Pero kung hindi naman magka-drive-thru video. Ang mga na-art din, tama na yung driving na. So, ito ang next track would be in the Commonwealth, the zipper lane. So, it depends kung nag-start ka lang ng third wheel. So, certain mo lang kung na-timing ka dun sa third wheel. So hindi mo na magdata yung traffic. Pero if you experience that traffic there, so medyo bumpy, bumper to bumper yung sakin doon eh. Kasi lalo na pag naka-left side ka, doon kasi sumisigit yung mga motor, then yung mga ibang sakyan. So talagang napapatigil-tigil ka. So dito, no problem from Quezon Avenue. Medyo slight na lang ko ng sa mga namin kasi yung pagdadrive ng paisabi nyo dito. So, yung mga cars dito sa website ko, kumakanan sila doon sa isabi nyo. Ngayon ako, derecho ako. So, yun, medyo kalalay lang din. Kasi, kailangan natin time and then disiplina. So, again, in my case, so you just have to understand every driver. So, yun, traffic yun sa sabi nyo. Halos na tayo. So, from here, dire-diretso na. There are other cars talaga na aggressive sila. So, they think they're making a pro. So, just let them be. Anong patulan sa mga kasi pagpapatulan pa yung medyo hindi ka din, di ba? Kasi baga, pareho kayo magmamataas ng lalo ko lang. So, pareho kayo may point ka din. So, wala na. So, pag mga ganun, iwasan mo na lang mga ganun, last driver and the motors. Motor vehicles or cycle drivers. Okay naman yung premium sa kanila, pero syempre, you have to understand yung position kasi nila. Yun lang talaga kasi yung mga alawaan yun. May kita ko itong mga motor na naman sa akin. Talagang ganun. Malayo pa lang yung vertex is okay lang yun. Pero kasi, if you're going to look at the right side of your window, yung side mirror mo sa right, may blind spot kasi dyan eh. So, kailangan mo i-forward yung window mo para hit yung motor. Or even the cars, di ba? So, nabit lang tayo sa zipper lane. And here in the zipper lane, yeah. Medyo okay naman. I can see it's moving. Pero ito yung mga wheeler dito sa mga motor. Kapagbigyan mo lang yan. Pero ito yung mga motor sa kayo. Ay hindi, okay naman. Okay na. So, drive lang. So, swerte natin, no? Nasa driving tayo. Or may ID pa. Swerte natin. Yun. Go, go, go.
pero pag nag-stop dito, medyo matagal din kasi eh. Dito, yung mga cars dito sa left, it's a super lane, Ortigas yung biyahe nila. Diretso na rin yan, no? Sinasabi ko yung mag-u-turn din dito. So, dito, okay na to. Diretso na rin. So, for first time rito, you just have to be aware of this situation. Ako, ang technique na yung first time mga magdaday, kaya panigay isa. Talagang sobrang ingat magmaneho, drive, medyo mabagal. At pag nalalaman mo na yung daan, yun, medyo doon lang ako din ako nagpating mabilis pag may time. Pero kalalim pa rin doon sa brakes. So ito, dire-direkyo na ito. So wala tayong may guitar ito ng traffic. Kasi pawi ito. So you don't have to worry about traffic at this point. So, yung the next shot na yung encounter natin is yung pag-u-turn ko papuntang bahay pa rin. Kasi magiging part ako nung papasok lane. Pero for this, it should be smooth. Not unless na may ginagawa dito sa MRT. Pero nevertheless, okay yung driving dito. Wala tayong problema. Ganun din pala. Puti ka rin ng mga less than an hour. So, ganun talaga kayo. So, yun lang. Pag nasanay ka naman dito, ang problema. Hindi ka magkakaroon. Okay lang. You're going to get used of it. Pagalang dito kasi yung kanan, mga cars din sa kanan dito lumalabas. Yung nag-merge dito, ito katulitong ang mga motor na siguro kailangan nilang tumawid. Pero kasi in front mo, wala. Dere-derecho lang yan. May kita yung subview. So, there should be no problem. Driver lang yung mag-dem. Sa mabilis na lang yun sa kaliwa, pero kasi may U-turn dun eh. So, parang tinikapin. So, hindi ko rin magawin yun. Pero, hindi mo rin. Sana hindi ka rin nakasakit sa ito. So, dito lang, hindi lang siguro ko po. Sakyan ikaw lang mag-isa doon sa bahay. Pag-signal ka pa rin kasi hindi mo naman masasabi na meron car na kasunod na mabilis. Siguro, nakamotor, may kitang nag-signal ka. So, mali
nailaman niya kung nasaan ka. So, pansin ko rin yun sa most of the drivers, not just private, also public, public vehicles, puro ano yun, professionals yun. So, hindi na nila ginagawa yun kasi ang dahilan kasi nila, walang ibang sasakyan doon sa daan. What if, no, kung may parating na hindi ka nasignal, ayun, nangyari ka, no? There is a possibility na ma-accidente kayong dalawa kasi nga hindi naman mula yung sasakyan kung saan ka pupunta. So, as early as this, kaya mag-signal. So, yun nga, unfortunately, we have the truck, no? Babagala ko na. Hindi ko na i-overtake yan. Hintay ko talaga makaanipo yan. Ayun. Hindi yung mababagal. Matatagalan tayo dito. Ayun. Kung mapapansin nyo sa U-turn, medyo mabagal. Kasi medyo yung left side kasi, ano yun eh. Papuntang work. Ayun, lumayas yung truck. Hindi ko alam pa nung gagawin ito. Pero ako mag-stick lang ako dito sa lane na to, bahala siya dyan. Kasi ganun din naman eh. So, sad to say, pagpakanan ako, medyo aggressive with alalay lang naman din. Kasi, wala eh. Kung hindi ka maging aggressive, baka lumagpas ka dun sa Don Antonio. So, ang tekniko nito, ganun lang. Pero, mabagal kapag hindi ka pa naka-overtake. So, yung timing, kailangan mo lang din matutunan. So, pag baguhan ka, medyo mahihirapan ka talaga. Kasi ganun yung nangyari sa akin dito rin. So, based on experience din to. Pero, ito swerte naman kahit paano nagkaroon ng trap. Dahil makakaagad ako. So, ito yung sinasabi ko, no? So, may mabagal sa kanan, medyo bilisan mo ng konti, may mag-u-turn siya, may kumakanan din. Ayun, medyo malaki na yung nakuhain ko. Ay, nasa gitna kagad ako. And itong car na to, medyo hindi magbibigay itong itim na to. So, padaanin ko na siya. Tumitigil-tigil. Baka magbigay. Pero, nevertheless, hindi. Tracking nasa likod. So, yun. Kanan ako. So, kanan with precaution. Maging cautious ka lang. So, challenge dito mga motors. Sa right side na ito, madaming motor yan. So, motor, hindi rin nila alam. Ito, grab. So, hindi pwede lang din, no? Ayan. So, tigil ka na pag ganun. Hindi mo rin naman talaga maiwasan. So at least ako nasa safe place na. Medyo sinerte lang ako ngayon, pero there are times na up to this point nandun pa ako sa may left side. So pag ganun talaga, binabagalan ko para makaanan ako. So bahalang magbusi-busi na yung nasa likod ko. So ngayon sinerte lang tayo kasi may truck na dumaan or yung meron din ang pakanan ng mga sasakyan. So, in-overtake ko lang yun. Kinakaan lang agad ako sa gitna. Then, paglagpas ng itim, may... Ang kusunod yung nasa likod ng itim is yung truck. So, nakakanan agad ako. So, ito, medyo okay na tayo dito. Kasi, pwede na akong kumanan sa U-turn dito. So, hindi ko tinatagal yung signal ko para alam nila, nakakana pa rin ako. And, ayun, paglagpas ito, no, second lane. So, pinadaan ko na itong pick-up. Hindi natin alam kung saan papunta yan. So, wala doon sa... Yun lang ang problema nito kasi may bus sa harap. Hindi ko alam kung magsasakay siya ng pasahero. Pero dapat hindi na kasi dito na eh. Ayun, may ano lang talaga yung hindi. Pero bakit ganun? Ah.
Okay na to. So, mga motor na lang. Should be okay. Ayan lang. Hindi ko lang tatandaan yung CRV. Uli yun yun. Ba, hindi yun uli. Loko yun. Ayan yun. Dapat yung uli yun. Kasi lang sa bike lane siya. Pero nakalusod siya doon. Loko yun ah. Swerte. So anyway, so dito na tayo. Excuse me. So that's it. Morning drive. Nandito ko si Missy sa work. So it consumes 1 hour and 47 minutes. Ay, 49 na pala. No? Let's say 1 hour and 52 minutes. Kasi power pa. Nevertheless, ganun yung oras niya. Said matutulog ako, natutulog ako. Drive pa ako dito. So, ayun. Drivers and feeling nila hindi sound sila pag nasisigit sila. So kung ano yung tingin mo kaya mag-drive, anyway, kung ano naman yung naisip ko dati para pang nasigitan, kailangan mong singitan din. And hindi ko alam ko lang nasawa ka ng Montero na to. So yun, yun lang naman. 2 to 3 minutes siguro, maka 5 minutes na siguro dahil dito sa Montero na ito. Yun, okay tayo si Gail. King ako. So ito yung mga tayo si Gail din dito. Medyo feeling. Bagal-bagal naman. Thank you guys, I'm ready here. Bye bye.